Magsitayo ang lahat para sa panalangin at pamunahan ko ito, Michelle. Basahin mo lang yun nasa harapan. Alam ng Ama na Anak ng Diyos ng Espiritu Santo. Amen. Diyos na banal, maraming salamat po sa mga pagkakataong binigay niyo sa aming lahat upang kapag-aral. Gabayan po ninyo kami palagi sa aming gagawin. Sa harapin niyo at sa inyong bugtong na anak, inaalay namin ang araw na ito. Amen. Magandang hapon, mag-aaral. Magandang hapon po, Binang Sisino. Bago kayo upo, nais ko muna na bigyan kayo ng pangmalakasan na katawan para masigla naman kayo kapag nakinig kayo sa aking misyon. At sabayan nyo lang ako. At ito naman ang susundin. Pag sinabi kong kutsara, kutsara, tinidor, tinidor, plato, plato, yahong, yahong, kaldiro, kaldiro, kaldiro. Sige, sabayan. Kutsara, kutsara, tinidor, tinidor, plato, plato, yahong, yahong, kaldiro, kaldiro, kaldiro. So, bago kayo umupo, nais ko munang pulutin ninyo ang mga basura na makikita ninyo dito sa siling aralan. Ngayon, may bitbit ako na kahon. At ang mga laman nito ay mga numero. At ito ay magiging pangkat ninyo. Kung walang maiiwan dito sa kahon, ay ibig sabihin walang lumiban sa ating klase ngayon. Kukuha lang kayo ng tig-iisa. So, dahil walang naiiwan dito sa kahon, ibig sabihin, walang lumiban sa ating klase ngayon. So, ang unang pangkat ay dito makaupo, at dito naman ang pangalawang pangkat. Huwag maingay. Napakatalinang po ang pagkatuan mo. So, sino ba sa inyo ang nakaalala sa ating nakaraang leksyon? Yes, Agustina. Ang ating pong nakaraang leksyon mo, ito ay tungkol sa mga pangungusap. Oo, tama. Maraming salamat, Agustina. At ngayon, may ibibigay ako sa inyong tag-iisa at ito ay ginupit ko at ito ay buuhin ninyo sa 2 minuto lamang. At ipipresenta ninyo ito sa harapan kapag nakatapos na kayo. Where's the face? Where's the cover face? Tapos na ba? Yes, ma'am. Okay, ang unang pangkat, siya ang magpipresenta. Ganun, sir. Ganun, ganun. Oh, nakapagpapag.
Lord. Kung alam niya, ate, yan. Pwede rin. Sulat ni firma ni kuan sige, sino yung magtitinda? Okay, ma'am. Sino yung magpapaliwanag sa unang pangkat? Tayo pa papaliwanag biligan, ma'am. Okay, para sa unang pangkat, ito yung mga larawan na nabuo namin. Kabuo kami ng mga bagay na pamunahin natin nakikita sa isang magarbo at mayaman siguro, mga mayaman na pamilya, prominente pamilya. Ito yung sofa, tuk, pupuan at saka isang aparador. Okay, maraming salamat pangkat Juan. Bigyan naman natin sila ng Aling Felicia Club. Alam niyo ba kung ano yung Aling Felicia Club? Opo, ma'am! Pangkat, ang aming nabuong mga larawan ay kutsara, mga tinidor, kutsilyo, at saka piano. Okay, maraming salamat, Pangkat. Bigyan naman natin sila na kurik ni Chris Aquino Club. Alam niyo ba? Oo, oh, mama! Okay, kapali, go! 1, 2, 3, 1, 2, 3, correct! Sabay-sabay! 1, 2, 3, 1, 2, 3, correct! Okay, ang lahat na ninyong ginawa ay tama. At ito ay, para saan nga ba ito? Gamit sa ating tahanan. So, kung bibigyan ko kayo ng clock, para mas malaman ninyo kung ano nga ba ang ating tatalakayin sa araw na ito. Kung merong mamamatay na lolo, lula, mama, papa, or mahalin niyo sa buhay, ano pa, at may gusto itong ihabilin sa inyo, ano itong tawag? Ma'am? Yes, Apale? Anong tawag ko ito, ma'am? Ito ay ang pamana. Okay, maraming salamat. Ang ating tatalakayin sa araw na ito ay ang pamana na isinulat ni Corazon, Jose Corazon de Jesus. At ngayon, bibigyan ko kayo ng tig-isang kopya bawat dahil ito ang buod. At basahin ko lang ito, Andrada. At bago yan, babasahin muna natin na babasahin muna ang ating layunin ng sabay-sabay. Na ipapayag ng malinaw ang sariling opinyon sa paksang tinalalakay. Nakakuguri ng mga simbolo ngayon palayayan sa tunang binasa at naihambing ng mga pangyayari sa tunang sa totoong buhay. Okay, Andrada, para mas malinawan kayo at para mas maintindihan. Para mas maintindihan ninyo kung ano nga ba ang buod ng ating tatalakayin sa araw na ito, ay babasahin muna ni Agustina ang buod at makinig kayo para mas maintindihan ninyo. Ito ang buod ng pamana ni Jose Corazon de Jesus. Isang araw, ang ina ko'y nakita kong namamanglaw, naglilinis ng marumit mga lumang kasangkapan. Sa pilak ng kanyang buhok na hibla ng katandaan, nabakas ko ang maraming taon niyang kahirapan. Nakita ko ang ina ko'y tila ba bagay na lulubay. At ang sabi, ito'y piano sa iyo ko ibibigay. Ang kubyertos nating pilak ay kay itang maiiwan. Mga silyat aparador kay tikong maiiwan. Mga silyat aparador kay tikong nababagay. Sa ganyan ko'y nahati itong ating munting yaman. Pinilit kong pasayahin ang lungkot ng aking mukha. Tinangka kong magpatawa upang siya ay matuwa. Subalit, sa aking matay may namuong mga luha.
Naisip ko ang ina ko. Ang ina ko na kawawa. Tila kami iniwan at mayari ng huling nasa sa halip na magalak sa pamanang mapapala. Sa puso ko ay dumadala ang malungkot na gunita. Napayak akong tila isang kaawa-awang bata. Niyakap ko ang ina ko at sa kanya ay winika. Ang ibig ko sana, inay, ikaw ay aking pasayahin at huwag nang makita pang ikay na lulungkot ng din. O ina ko, ano po ba at naisipan natin ay hatiin ang lahat ng munting yamang may iwan sa amin? Wala naman, yamang sagot. Baka ako ay tawagin ni Bathala. Mabuti naman, mabuti nang malaman mo ang habilit. Iyong piano, itong silya at aparador ay alaming pamana ko sa iyo, bungsong ginigiliw. Ngunit inang ang sagot ko. Ang lahat ng kasangkapan, ang lahat ng yaman, dito ay hindi ko kailangan. Ang ibig ko'y ikaw, ina. Ang ibig ko'y ikaw, inang hinihiling ko sa Diyos na ang pamana ko'y ikaw. Aanhin ko ang iyong piano kapag ikaw ay namatay. At hindi ko matutugtog sa tabi ng iyong hukay. Ililimos ko sa iba ang lahat ng ating yaman. Pagkat di ka maaring pantayan ng daigdigan. Pagkat ikaw, uwin ako, ikay wala pang papantay. Okay, maraming salamat, Agustina. Ligan, para saan ba ito patungkol ang pamana? Tungkol sa mga hinahabilin ng isang ina na tinatawag na sa kabilang buhay. Siguro, maaaring na magwaka sa kanyang buhay sa mundo. Kaya hinahabilin niya ang lahat ng kayamanan. Ngunit hindi ito tanggap ng kanyang mga anak. Kaya dahil ang tanging yaman at kanilang gusto ay ang buhay ng kanilang ina. Okay, mas mahalaga sa mga anak ang buhay ng ina. Siguro naman sa iba sigurong anak ay hindi yung mahalaga ang kanilang buhay ng ina dahil mas pipiliin nila yung kayamanan. Pero siguro para sa atin ay pipiliin talaga natin ang buhay ng ina dahil napakasarap mabuhay kapag mayroon tayong ina. At ngayon, may dala ko na kahon. At ito ay mga laman ng ating gabay na tanong. So may musika ako na hinahanda at ito ay tinatawag na passing the box. Kapag hihinto ang musika kung saan ito huminto, siya ang sasagot. At tumayo kayo at karoon kayo ng bilog. Kumuha ng isa. Basahin. Magbigay ng tatlong salita ng matalinghaga. Ang tatlong larawan ay tatlong salita ay gunita, namamaglaw, at naaalala. Okay, maraming salamat. Andrada. Okay, ako na naman. Kumain isa. Ano ang aral na kuha mo sa tula na ang pamana? Ang kahalagahan ng buhay? Yes. Ano ang paksang binasa sa tula? Pamana, ma'am. Okay, maraming salamat, Agustina. Tungkol saan ang tula na ang pamana? Ito ay pa tungkol po sa isang ina na sila po ay nag-uusisa sa isang pamana kung saan sila ay
Pinaghahabilin ng ina. Okay, maraming salamat, Katalik. Salamat. Sino ang sumulat sa tula? Ang sumulat sa tula, ma'am, ay si Jose Corazon de Jesus. Okay, maraming salamat at tumuko na kayo. At ngayon, dadako naman tayo sa ating aktibidad. Ang unang pangkat, ang gagawin ninyo, ito ay tinatawag na memory recall. Ang gagawin ninyo ay ipapahayag ninyo ng malinaw gamit ang graphic organizer. At ang pangalawang pangkat, ang gagawin ninyo ay, ito ay tinatawag na pin and draw. Pin and draw na iguguhit ninyo ang mga simbolong nasa tula. Pumili lang kayo ng dalawang simbolo. Bibigyan ko lang kayo ng 5 minuto. At bago nyo yan simula, nais kong basahin mo apale ang ating rubric. Kangkupang idea, mayroong 15, sa magaling at magaling-galing 10, at kailangan pagbutihan 5. Sa presentasyon, mayroon din 15 na sa magaling at sa magaling-galing 10 points at sa kailangan pagbutihin at 5. At mayroong populasyon, mayroon din 15, 10 at saka 5. At may kabuuan na 45. Okay, maraming salamat. At simulan ninyo ang inyong gawain. Diyan ko lang kayo ng 5 minuto. Pag pwede maging ng marker. Opo. Brainstorming pa kami mo kasi ang hirap pala. Tapos na ba? Tapos na lang. Okay, ang unang magpipresenta ay ang pangkatuan. So ito po yung nagawa ng mga ideya na aming nakuha na nagawa tungkol sa ang pamana. So dapat una, ang unang-una ay ang magsaya sa buhay. Huwag muna mag-isip sa kamatayan. Pangalawa, mga gamit ay di na dapat hatiin pa. Buhay ay mahalaga na dapat hatiin na kaagad ang mga kaimanan habang buhay pa ang mga magulang. Yan lang po, ma'am. Okay, maraming salamat, pangkatuan. Bigyan natin sila ng good job clap. Alam niyo ba kung paano yon? Hindi, ma'am. Hindi, punin okay. Ako lang atali na, ma'am. Okay, apali. G-O-O-D-G-O-B, good job. Good job. G-O-O-D-G-O-B, good job. Good job. Okay, at ang pangalawa namang pangkat. No. Para sa aming pangkat, ang pangalawang pangkat, ang aming naguhit na mga pamana na ibibigay ng ina sa kwento ay ang kubiertos, ang kutsara at tinidor, at saka ang kupuan. Okay, maraming salamat, pangkat 1. Bigyan natin sila na lamok club. Wow. Alam niyo ba kung ano yung lamok club? Yeah. Okay, isang lamok, dalawang lamok, maraming lamok. At bibigyan ko na kayo ng puntos. Ang unang pangkat ay nakikita ko ano sila pinabutihan yung mga kaangkupang idea. Bigyan natin sila na
labing limang puntos. At ang mga presentation naman, alam naman natin si Ligan ay napakagaling magsalita. Kaya bigyan natin sila na magaling naman kami, ma'am. Labing limang puntos at ang kongregasyon nakikita ko lahat sila tumayo. Bigyan me kayo na. At may kabuuan kayo na 45. At ang pangalawang pangkat naman, dahil nakikita ko din ang inyong mga paantupan, dahil dalawa lang kayo, bigyan pa rin kayo na 15 puntos. At ang presentasyon, iisa lang, ay bigyan natin sila ng 10 puntos. At saka yung kongregasyon na nakikita ko naman. Yes. At may first day. Bigyan nyo mga sarili na Barangay Club! May naiintindihan ba kayo or may natutunan ba kayo sa ating paksang inaral ngayon? Yes, Sapali. Anong yes, natutunan mo? Natutunan ko po sa ating aralin ay dapat para sa akin mahalaga ang ina kaysa kayamanan. Okay. Dahil ang mga kayamanan ay mawawala lang o lumalapay lang sa ating buhay at napaka-importante. Ang inay ay napaka mahalaga sa ating buhay na mayroong inay sa ating sa maliit pa tayo at hanggang sa paglaki natin. Okay, maraming salamat naman. Bigyan natin siya ng Aling Indonesia Club. Alam mo ang gawin niya? Yes, ma'am! Okay. 1, 2, 3, very good, very good, very good. Okay, Ligan. Para sa iyo, yung din mo sa totoong buhay, ang mga pangyayaring nasa tulang binasa. Sa aming sitwasyon lang, hindi naman siguro masyadong halaga yung pamana kasi ang pinapahalagahan namin sa kabalalan o kahalagahan sa buhay na maaari natin respetuhin at bigyang halaga at saka dapat natin tarawin na utang na loob natin yung buhay na nakapta natin ngayon sa ating ina. Okay, maraming salamat. Bigyan natin ang Barangay Club si Gelnor. At ngayon, Michael, kung papipiliin ka, ano ang mas mahalaga sa'yo, ang ina o ang kayamanan? Para po sa akin, ma'am, ang ina, dahil siya ang ibigay sa atin ng buhay. Simulat sa pool, siya talaga ang nagbigay, nag-aalaga, at siya lahat ng pagmamahal ay ibinigay niya sa atin, kaya ang ina ay kinakailangan talaga ng mga anak. Okay, maraming salamat, Michelle. Bigyan natin siya ng good job club. J-O-B, good job, good job. G-O-B, good job. Good job. Para sa akin, mas mahalaga talaga ang buhay ng isang ina. Dahil masarap mabuhay kapag mayroon tayong ina. Dahil may masasandalan tayo kapag may mga problema tayo. Dahil kahit gaano para karami ang kayamanan na ating makukuha sa ating mga magulang, ay hindi rin natin madadala sa kabilang buhay. Tama po ba? Yes, ma'am! Dadako naman tayo sa ating evaluation dahil wala naman kayong mga katanungan. Piliin lamang ang tamang sagot at bilugan. Bigyan ko lang kayo ng 2 minuto. Tapos na, ma'am. Tapos na ba ang lahat? Opo, ma'am. Okay, sagutan mo natin ang ating evaluation. Unang sasagot ni Dan.
Pangalawa po, ma'am. Sino ang sumulat sa tula na ang pamana si Jose Corazon Lizon? Okay, maraming salamat, Regan. Papale, pangalawa. Sino ang, ano ang paksang inaaral? A, pamana. B, ang bato. C, walang sa nabanggit. Ito po, ma'am. B, A, ang pamana. Okay, maraming salamat, Papale, pangatlo. Sino ang binigyan ng piano? A, tikong. B, itong. Wala sa nabanggit. A, ma'am, tikong. Okay, maraming salamat. Correct. Sino ang binigyan ng siriyat aparador? Si tikong, ma'am. Okay. At ipapasa ninyo dito sa harapan. At ngayon, basahin mo ang ating tandang alalin, Agustina. Oh. Ang ating tagdang aralin ay basahin ang tulang aking pag-ibig, ma'am. Okay, maraming salamat. Wala na ba kayong mga katanungan? Wala na.